mapagpalang araw sa inyong mga kakwento at maligayang pagbabalik. Welcome na naman po kayo sa ating panibagong kwentuhan, mga kakwento. Marami ang nagulat at natuwa dahil first time ng angas ng Pinas, Jean Riel Casimero kasama ang hapon na si Ryu Akao na parehong naging anime. Mga kakwento, ang Cuadro Alas ay naging tila ba isa sa mga karakters ng sikat na anime ng Japan na Knockout na pinagbibidahan ni Ippo Makunouchi. Ito ay tweeted sa official Twitter account ng Treasure Boxing Promotions na retweeted naman ng A-Sign Boxing Promotions. Mga kakwento, ito ang ating makikita na naka-Japanese, kaya naman ay i-translate natin ito sa wikang Ingles. Kaya ayan ating makikita na ito ay isang design na printed sa t-shirt bilang mga promotional materials ng laban. At kung gusto niyo malaman mga kakwento kung magkano ang t-shirt nila at ano ang available na kulay sa t-shirt, ay i-click po natin ito. Ito ay nasa wikang Hapones. Ito ang full design kakwento. Well, as of this time mga kakwento ay may dalawang kulay ng t-shirts ang available. Una ay may black t-shirt sila at ito ang hitsura mga kakwento sa harap. Sa may tagiliran naman ay ganito na may logo ito ng Treasure Boxing Promotions. Kung hilig mo naman ang white t-shirt ay ganito po ang hitsura niyan. At sa tagiliran naman ay ganito. Mga kakwento, para ating maintindihan mga kakwento ang nakasulat dito, ay translate natin ito sa wikang Ingles. Ayan, ito ang magsisilbing memorabilia sa mangyayaring boxing tournament na gaganapin sa Paradise City Hotel sa South Korea ngayong December 3. Ang gumawa ng design nito ay si Mr. Toshio Sako. Kung ang price naman sa t-shirt ang ating pag-uusapan ay nasa 5,500 yen o nasa magigit kumulang 2,200 pesos mga kakwento. Ating titingnan muli mga kakwento ang animated Cuadro Alas. Mga kakwento, sa characters ng Knockout, may namumukan ba kayo na parang si Casimero? Sige nga, paki-comment nga sa baba para aming malaman. Samantala, si Casimero ay nakabalik na sa bansang Thailand. Walang oras na sinayang ang pambato ng Pilipinas at sabak agad sa boxing gym. Kaya naman mga kakwento ay ating panoorin ang ma-highlight sa pagbabalik ng angas ng Pinas sa gym sa Thailand. At video courtesy po tayo mga kakwento sa YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy. Samantala, breaking news muna tayo mga kakwento. Ang isa sa mga tinaguriang biggest rivalry sa modern boxing era ay sa wakas magaganap na sa susunod na taon. Nagkasundo na at tapos na ang deal sa pamamagitan nila ng Southern California boxing superstar na undefeated pa na si King Rai Ryan Garcia na may kartadang 23 wins at 19 knockouts sa kasalukuyan. Kontra yan sa taga Baltimore
na si Gervonta Tank Davis na undefeated din na may kartadang 27 wins at 25 knockouts at ang kanilang bakbakan ay gaganapin ito sa Las Vegas, Nevada na kilala bilang historic home of boxing's greatest grudge matches. Ang dalawa ay magharap ito sa catchweight bout na 136 pounds ayon sa headline ng boxingscene.com. Sinabi dito na Gervonta Davis vs. Ryan Garcia showdown is finalized at may nakalagay na more details to come. Yan naman mga kakwento kung ating titingnan sa official Twitter account ni Davis. Ito ang ating mababasa. Sinabi ni Davis na magbabalik siya sa ibabaw ng lona ngayong January 7 at abangan daw natin ang mga kasunod ng mga detalye sa laban. At pagkatapos dyan ay ayan na, kinumpirma din ni Davis na sila na ni Garcia ang magkakaharap at na signed, sealed, delivered na at done deal na talaga sa pamamagitan ng dalawa. At ayon naman kay Garcia, sa wakas ang laban nila ni Davis ay mangyayari na. Walang ibang gusto na may kasal na laban si Garcia, kundi lang labanan itong si Davis. Ayon pa kay Garcia, nasa prime siya ngayon ng kanyang karera at alam niya na siya ay magiging bigating boksingero sa buong mundo at ang legacy na yan ay nagsisimula na ngayon. Mga kakwento, sa araw na ginawa ko ang video ito, 15 araw na lang ang paparating para sa muling pagbabalik ng Angas ng Pinas. Dito na ipaghiganti ni Casimero ang mga kababayan nating mga Pinoy na tinalo ni Acajo. Mga kakwento, ano naman ang prediction niyo sa paparating na laban nila? Aabot ba ito ng desisyon o magtatapos ito ng TKO? Mga kakwento, just comment down lang sa inyong mga kasagutan at babalikan natin yan pagkatapos ng laban. Sige, sino kaya sa inyo ang magiging tumpak ang mga prediksyon? Kaya naman mga kakwento, opinion nyo, ibahagi nyo. Then malugod po kaming babasahin ito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Sunny Alcasoda na nagsasabing, idol talaga kita pagdating sa pag-deliver ng mga balita, idol. Gawa ka pa sana ng mga content, idol. Andito lang ako, idol, laging nakasuporta sa mga vlog mo. Maraming salamat naman kung ganyan, kakwentong Sunny Alcasoda. Ingatan po kayo palagi. At hayaan niyo po, tuloy-tuloy lang si Mr. Kwento. Kay kakwentong Kiana Torrevillas, grabe yung content mo kakwento, talagang pinag-iisipan mo talaga. Kaya salut sa iyo kakwento, sa napakagandang content mo, abanti lang. Wow naman, maraming salamat kakwentong Kiana. Kay kakwentong JB Bosrak na nagsasabing, good luck champ Casimero sa darating na laban. Focus lang sa goal, huwag sa gulo na gawa ng mga tukmol. Shoutout kakwento. At syempre ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang pong ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.